Lumaki ako sa farm. Picture ko si Rubilin. Yan po yung mga pahayag nito pong si Mayor Alice Guo nung una po siyang ipinatawag sa Senado. At sa mga sumunod pang pagpapatawag sa kanya, partikular nung siya po ay tinanong nito pong si Senator Loren Legarda, eh halos maiyak po siya sa mga katanungan ni Legarda dahil hindi niya po masagot yung kanyang hindi niya maikwento yung kanyang naging buhay simula po at least nung magkaisip po siya. Lagi niya lang sinasabi, lumaki po ako sa farm, teacher ko po si Ruby Lynn at kung ano-ano pa na parang robot ika nga nitong si Senator Legarda. Eh kaya naman pala kasi dito po sa mga dokumentong ipinakita nito pong si Senator Sherwin Gatchalian na inunahan pa nila na ilabas ng PAOK. Ha? May ito po pala ang sinasabing katotohanan daw sa pagkatao nitong si Alice Guo. Sa headline po ng Inquirer.net, nakalagay po dito, Gatchalian is Guo Huaping, the real Alice Guo. Yan daw po yung tunay na pangalan. At paninindigan na po iyan ni Senator Sherwin Gatchalian, particular dito po sa interview sa kanya na re-reactionan po natin mamaya. Pero basahin po muna natin ang balita. Ito po yung mga dokumento na hindi pa sana dapat inilabas sa publiko, pero meron daw pong naglabas na streaming platform, inunahan pa ang PAOK. Tapos sinundan na rin ni Senator Sherwin Gatchalian. Na, sabi nga ni spokesperson ng PAOK na si Winston Casio, natulog lang daw po sila, umidlip lang daw po sila at nagpahinga pansamantala ng kanyang mga boss. Tapos pagising po nila, eh eto na, nasa internet na yung itinatago muna nilang ebidensya. Kasi hindi pa nga po na isasampa yung kaso. Sila po ay magsasampa pa lamang ng di umano'y non-bailable offense dito po kay Alice Guo ngayong pong Biyernes. Pero sa parte din ng PAOK, sana hindi rin muna nila ina-announce yun eh. Sa bagay, ganun talaga, hindi naman po ito maa-aresto agad-agaran kahit iyan ay sampahan po nila ng kasong non-bailable, daraan pa rin po yan sa proseso. Ang pagdetermina ng probable cause ng prosecution at eventually ang pagpapile po nito ng kaso sa korte kung saan i-determine din ng korte ang probable cause for the purpose of issuance ng warrant of arrest if ever dito kay Alice Guo at ng mga iba pang individual na kasangkot po niya di umano. Basahin po natin ang balita. Is Guo Huaping the real Alice Guo? Senator Sherwin Gatchalian raised this question yesterday citing documents from the Board of Investment and Bureau of Immigration as legislators investigating Alice Guo continue to try to establish the suspended Bambang mayor's true identity. In fact, makikipagtulungan pa raw po itong si Mayor Alice Guo sa ating Presidential Anti-Organized Crime Commission na wala daw po talaga siyang kinalaman at willing siyang ibigay lahat ng mga pwede niyang maitulong para lamang malinis daw ang kanyang pangalan. In particular, nag-send po siya ng kanyang mga abogado kahapon sa ating PAOK at kaakibat po ng letter ng mga abogado na ito, ang personal letter nito pong si Mayor Alice Guo. Pero tingin ko that is immaterial na dahil sa paniniwala po ng ating PAOK, siya po talaga ay meron pong paglabag sa batas. O, tuloy po natin. Alice Guo might be Guo Huaping who entered the Philippines on January 12, 2023 when she was 13 years old pa lamang, mga tol. The documents from the Guo family's application for a special investor's resident visa indicate that Guo Huaping's real birth is August 31, 1990. Yan po yung mga initial na impormasyon na ipinahayag po kahapon sa balita dahil po sa mga pahayag na rin itong si Senator Gatchalian. At puntahan po natin ang interview sa kanya kanina lamang nito pong teleradyo serbisyo. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, posibleng magamit ang bagong ebidensyang nakuha para magsumite ng co-warranto petition laban sa pagka-alkalde ni Alice Guo. Ang co-warranto petition, mga tol,
try natin sa madaling paliwanag. Ito po yung kaparaanan ng ating gobyerno para ang isang public official, whether elected or appointed, ay matanggal sa kanyang posisyon dahil po sa ang kanyang posisyon na pinangahawakan ay hindi po naaayon sa kwalifikasyon na umiiral sa ating batas. Ang pinakamagandang halimbawa po nito ay si dating Chief Justice Sereno. Siya po ay natanggal sa kanyang posisyon bilang Chief Justice at siya nga po ay appointed ng dating Aquino administration pero tinanggal siya sa pagiging punong maestrado ng Korte Suprema dahil sa paniniwala po, ayon sa batas, hindi po siya kwalipikado para sa posisyon na yon. At maaaring dito po, sa pagkataon naman itong si Mayor Alice Guo, siya ay tatanggalin by quo warranto case dahil hindi po siya kwalipikado for the simple reason na hindi po siya Pilipino. Pakinggan po natin ang interview na ito kay Sherwin Gatchalian. Actually, dahil sa pag-iimbestiga at pagkukuha ng dokumento sa iba't ibang ahensya, nag-submit sa amin yung Board of Investments. Ito yung nag-i-issue ng Special Investors Residence Visa. Mm-hmm. Dahil nakita namin sa passport ng mga magulang ni Guo Huangting. Sabi ni Rogelio Samiana, bayot daw ako. Ito lang katapat mo, di kita papatulan. So as a final note, Ma'am Vice President, could you just give us your thoughts on the State of the Nation address? Yes. So initially, the State of the Nation of President Marcos, I think everyone or many of those who do not understand economic numbers were overwhelmed with the numbers in the first part of the speech. That was, I think, the reason why it took a long. Siya itok-atok. Pero kung merong bayot na dapat pag-usapan, hindi naman natin sinasabing bayot si Harry Roque. Pero nagtatanong tayo kahapon sa ating live streaming. Harry Roque, bakla ka ba? Yun ang tanungin mo. Hindi ako. Yun ang tatawag ko sa kanya. Na yung kanyang ama at ina pumapasok dito gamit yung Special Investors Residence Visa. So hiningi namin sa Bureau of Investments or sa Board of Investments yung mga detalye nitong visa na ito. At binigay sa amin na itong mga dokumento na kasama ng kanyang mga magulang, yung mga anak. At nakalista kung sino-sino yung mga anak na yun. Kaya may dalawang picture doon, yung picture sa passport, ito yung picture ni Guo Huangting na bata pa. At kung kukuha ka ng pic ng visa, yung most recent picture mo kukunin rin nila. Kaya ito yung kamukha nga ni Mayor Alice Guo, ano, kasi 13 years old siya, syempre yung shape ng ating mukha noon defined na. Kaya definitely kung ang edad niya ngayon ay nasa 37 or 38, makikita talaga yung pagkakahawig nila sa isa't isa. At dito sa photograph na ito, nitong Guo Huaping, Alice Guo na Alice Guo ang itsura. Oh. Anyway, sa pagkataon naman ni Mayor Alice Guo, dahil nga siya ay maaaring sampahan ng kasong kriminal, ang burden sa pagpapatotoo niyan ay nasa ating mga otoridad. Napatutunayan nila na lalong-lalo na ang ating OSG, ang hawak po ng co-warranto case nitong si Mayor Alice Guo, na ito pong Guo Huaping ay ito po si Alice Guo. At kung siya nga po yan, hindi po siya Pilipino, kung hindi po isang Chinese national. Yung batang malaki, ito yung most recent picture. At kung makikita natin, hawig na hawig nung batang malaki, si Alice Guo. Itong si Guo Huaping, hawig na hawig. Kaya nung binabasa ko ulit yung dokumento kagabi at tinitignan ko yung dokumento, ako kumbinsido ko na si Guo Huaping ay si Alice Guo. Iisa lang yan. At kung doon sa dokumento rin ng Board of Investments, nakasulat doon na ang nanay ni Guo Huaping ay si Wen Yilin.
Ito yung babae na kasama sa maraming dokumento ni Alice Go sa kanilang mga korporasyon. Opo, so ano pong implikasyon ngayon? Kasi nung sa haba-haba ng Senate investigation, umiyak pa po siya. Oh. Sabi niya lumaki siya sa farm, nagpapaanak siya ng baboy. Simpleng tao lang ano, siya. Anong implikasyon ngayon yan sa inyong revelation ngayon na hindi pala, nasa China pala talaga siya pinanganak? Oh. Kung titignan mo yung buong larawan, buong picture, Alvin and Doris, pwede mong pagtagpi-tagpiin lahat eh. Tingin ko kaya hindi niya maikwento yung kanyang childhood, yung kanyang kabataan, dahil hindi siya lumaki dito. Totoo. At kaya walang records ng kanyang birth, kung saan siya ipinanganak, dahil hindi siya ipinanganak dito. Dumating siya dito nung 13 years old, according to the Bureau of Immigration Data. At nung dumating siya dito, gamit niya ay Chinese passport. Kasama niya rin si Wen Yilin according to the Bureau of Immigration data. Ito lahat nasa Bureau of Immigration, no? Hindi invento namin 'to. Magkasama sila sa eroplano, pareho pa nga yung Bureau of Immigration officer na nagtatak ng kanilang passport, nakita rin namin sa records. At nung dumating sila dito, nag-apply sila sa Board of Investments ng Special Investors Resident Visa. Kaya pasok-labas sila dito. Mm-hmm. In fact, from the time ng 2008 to 2011, si Alice Go at si Go Wangping, gamit niya dalawang passport, pasok-labas. Ginagamit niya minsan yung Chinese passport niya, ginagamit niya minsan yung Filipino passport niya. Until after 2011 lang niya ginamit yung kanyang Filipino passport pag lumalabas na siya. So, Sen, yung sa na-discovery na yan at meron naman po dokumento para magpatunay o mag-back up na sinasabi ninyong bagong tuklas na impormasyon tungkol kay Go at ang kanyang pagkatao, ano ngayon po ang lumalabas po, nakikita natin, nagsinungaling siya sa Senado. Parang ganun. Nagsinungaling din siya sa lahat ng kanyang mga dokumento para sabihin na siya ay Pilipino at siya ay nakatakbo bilang mayor at naluklok pa. So, pagka ganyan po. Ang mahirap dito, mga tol, baka hindi lang ito nangyari kay Go, ano? Kasi may mga nagpaparating sa atin ng mensahe kasi wala namang ebidensya ding maibigay yung nagpaparating na meron daw pong gobernador somewhere in Bicol na hindi daw po Pilipino. Wala namang ebidensyang ibinibigay kung hindi impormasyon lamang. Madali lang naman sabihin ng impormasyon, pero dapat may kaakibat na ebidensya. Ngunit nakakabahala po ang sitwasyon na ito dahil kung nangyari kay Mayor Alice Go, maaaring mangyari din po sa ibang mga lugar. Na baka meron na po tayong inihahalal na public official tapos hindi naman po pala Pilipino. O, na nagsinungaling sa inyo doon sa Senado, ano ang implikasyon niyan at ano ang pwede natin gawin sa kanya? Doris, pag 13 years old ka na, kahit papano may matatandaan ka na eh. Oo naman po. Alam ko yung 13 years old na kabataan, hindi lahat. Honestly, pat alam ko kung sino mga kaibigan ko, saan ako lumaki. Kasi 13 years old, approximately parang grade 6 to first year high school ka na eh. So more or less, may naalala ka na. Yung kanyang pagkasinungaling, yung pagsisinungaling niya sa Senado na completely wala siyang alam, yan ang patunay na dahil hindi nga siya lumaki dito, hindi niya maikwento na lumaki siya sa China, dumating dito, imposible yung makikwento dahil dapat panindigan niya na yung kanyang pagka-Pilipino. At dahil nagsinungaling siya, itong mga ebidensya na ito magagamit na ngayon ng Office of the Solicitor General sa pagfa-file ng co-warranto case para unang-una matanggal siya sa pwesto dahil ngayon mga tol, ayon naman sa kampo nitong si Mayor Alice Go, hindi daw po niya kilala itong Go Wapping. Pakinggan po natin ang interview sa abogado ah. Ito po, ipaparinig ko lamang po sa inyo. In fairness naman sa kampo ni Go. Opo. Meron hong bagong dokumento na inilabas si Senator Sherwin Gatchalian na nag-uugnay ho dun sa inyong kliyente, si Mayor Alice Go. Isa hong Go Wapping na isa hong Chinese citizen. Dumating daw sa bansa, January 12,
2023. Anong reaction po ni Mayor Go? 2003. Ah, 2003. Sorry. 2003. Mm-hmm. Well, una, ako may reaction ako dyan. Siya may reaction dyan. Okay, kayo po muna. Sige. Sa aking reaction dyan, una, siyempre ang bugado tayo. Alam nyo naman yung dyan. Hindi tayo pwede mag-comment sa mga dokumento kung hindi natin na-scrutinize. Mm-hmm. Kasi ang proseso dyan, ipresenta mo yan sa korte o kaya sa OSD kung saan. Mm. And then, yun ang problema dito, mga tol. Kaya sana sa mga politiko po dyan, saka sa iba pong mga concerned na tao, ito pong mga ganitong dokumento, huwag niyong po sanang ilalabas sa harapan ng publiko. Kasi ito, pinag-uusapan na. Nate-telegraph na ng kampo ni Go kung paano nila sasagutin ito. Kaya nga may sa interview ni Christian Esguerra kay Casio, di ba? Parang merong sakit sa puso ni Casio na hindi pa nila nilalabas, tapos nilabas na kagad ng streaming platform, tapos ng ito pong senador na atin pong tinatalakay ngayon. Maisip sana ninyo yan, mga politiko, ano, at ng iba pang mga concern na individual, na maaaring mako-compromise yung laban na legal dahil po sa pagsasa publiko ninyo ito. O siguro, pasensya na kayo kung masasaktan kayo sa sasabihin ko dahil sa pagpapapogi ninyo sa harapan ng publiko para lamang kayo ay mapag-usapan. Hindi ba kayo makakapag-antay na maisampa muna ang mga kaso na ito? O kaya makaabot man lamang ito sa korte bago pag-usapan? Sabagay, pag nasa korte na kasi, hindi na rin pwedeng pag-usapan. Kaya baka ganun na din ang iniisip ninyo. Total, pagkakataon na ito, para sumikat tayo lalo, mapag-usapan. O ito, kaliwat ka ng interview na naman. Sige, labas na natin. O tingnan nyo ang nangyayari ngayon. Katuwiran ng abogado, di ba? Hindi pwede silang magbigay ng komento kasi di pa nila nai-scrutinize yung dokumento. O. Titingnan natin yan, ba-validate natin para malaman natin yung authenticity and due execution of the documents. Saka lang tayo pwedeng sumagot. Right now, hindi ako makapag-comment on a professional basis kasi hindi ko pa nakita yan. Puro photocopy lang sa electronic. So I cannot. Pero as far as Mayor Guo naman is concerned, ito naman ang sa kanya observation. Una-una, categorically, dinideny niya na may kinalaman siya dyan. Wala siyang, hindi niya kilala yan eh. Wala siyang alam dyan. Pangalawa, ito kasi... Narinig natin ha, sa kampo ni Guo, hindi nila kilala tong Guo Huaping. Pero siyempre, dahil po kay si Erwin Gatchalian, ang ating magaling na senador, iniladlad niya na sa harapan ng publiko na pag-uusapan tuloy ngayon. Ano ang maaaring epekto nito sa kaso? Hindi re-electionist tol si Gatchalian eh. Kabuboto lang natin dito last election eh. Sa 2028 pa ito tatakbo, kaya wala akong nakikitang pamumulitika dito kay Gatchalian. Maliban na lamang kung as early as now, pinaghahandaan niya na ang kanyang pagtakbo sa 2028. At ngayon, talagang gumagawa ng pangalan. At anyway, tuloy natin ang pakikinig sa kanya. Eh, salamat na rin naman kasi kung hindi dahil sa pagiging atrubida, ayun ba yung tamang termino nila, hindi natin mapag-uusapan ito. Pero sayang, ano, dapat nauuna muna na gawin ang mga bagay-bagay na dapat gawin ng ating ahensya bago nila isinasa publiko ang mga dokumento na ito. Ang mga bukuntahing Pilipino lang ang pwedeng tumakbo sa pagka-public office, sa pagka-likod bayan. At itong mga ebidensyang ito, magagamit rin natin doon sa sinasabi na natin malaking butas sa ating proseso. In fact, kung iisipin natin kung if we take back, umurong tayo ng konti, tignan natin buong picture, nalusutan tayo, Alvin at Doris eh. Imagine isang peking Pilipino na nakatakbo bilang mayor, at kung hindi pa natin na-detecto, pwedeng maging... Ang good side lang nito, mga tol, syempre, walang pagkakataon ang mga corrupt public official na itago pa ang sitwasyon. Kasi nalalantad na eh. Sa other side naman ng coin, yun naman ang magandang epekto nitong pagiging kismoso ng mga politiko. Saka ng mainstream media at saka tayo na rin. Kasi nakikichismis po tayo dito eh. Ano? Siguro balancing act na rin po ito. Check and balance, ika nga. After all, sila naman ay nasa legislatibo.
at ang ating prosecution naman ay nasa ehekutibo, ang ating judiciary naman ay nasa, siyempre, judiciary branch of the government, ang hope na lang natin, huwag ma-compromise ang kaso na mauuwi po sa pagkaka-acquit ng akusado kung sakasakali. Dahil talo tayo pala sa huli kung ganun ang mangyayari. Patuloy po natin ang pakikinig dito, mga tol. Congressman, pwede maging governor. At ilang pang ganitong pangyayari na meron tayo sa ating bansa dahil hindi lang natin nakikita. Pero yung iyong bagong tuklas na ebidensya has nothing to do naman with the allegation na itong si Mayor Go ay may connect sa Pogo. Yeah. Kasi remember doon nagsimula yun, Senator, hindi ho ba? Nagsanga-sanga lang. Tama. Well, hindi directly. Hindi pa pwedeng sabihin has nothing to do. Kasi tandaan po natin sa pagkakaso po ng isang criminal action, is ang dalawa pong requirements sa aking pagkakaunawa, hindi po ako abogado, ako po isang criminologist, ay identifiability at saka responsibility. Ibig sabihin, dapat kilala kung sino po yung kakasuhan at siya dapat ang gumawa noon at ano yung kanyang magiging responsibilidad sa ginawa niya doon sa kanyang o sa nagawa niyang krimen. Kaya yung go-whopping na ito, na ang trumabaho po nito, hindi naman si Senator Sherwin Gatchalian. Ano? Nakalulungkot kasi hindi naman kayo, Senator. Hindi rin naman mga staff ninyo. Kayo ay nang amot lamang, katama yung mga streaming platform na yan, ng impormasyon na tinrabaho po ng PAOK. Sabi ni Winston Casio, PAOK ang trumatrabaho dito, pero nilik sa publiko. Ano? Para saan? Check and balance? Kayo na bahalang umusga dyan, mga tol. Pero sana sa mga susunod na pagkakataon, hindi po nangyayari ang mga ganitong sitwasyon na pinag-uusapan po natin. Dahil sa pag-prosecute po ng kaso sa hukuman, ang quantum of proof nasa prosecution. At kapag kasumablay sila dahil meron lamang pong halong pag-aalinlangan, mauwi po ito sa acquittal ng tao. Sino matatalo? Tayo. Tayong taong bayan. Dahil makakalusot yung nang agrabyado sa estado. Ang krimen ay ang ina-agrib nito, estado. Ha? Ang biktima, sila ay tumatayo na lamang na testigo kapag pino-prosecute na ang isang akusado. Kaya sana iwasan na po itong mga pagpapapogi sa susunod na pagkakataon. Pwede nyo namang pag-usapan ang mga detalye ng hindi nagbibigay ng specific na mga impormasyon na maaaring makapagbigay ng idea sa mga concerned na akusado kung sakasakaling may isang pasakorte yan at mapagandaan nila ang kanilang depensa. Dahil, di ba meron na tayong nakikita ngayon na ginagamit yung late registration natin para kumuha ng... Anyways, punta na tayo ngayon dito sa isa pang parte ng live streaming na ito. Kasi meron akong pinakikita sa inyo kanina pa na photograph. Ito po ay photograph ng grupo ng mga individual na ito na hindi natin alam kung para saan. Sa photograph po na ito, magkatabi si Rodrigo Duterte at saka si Alice Guo. Yung mga individual dito, hindi ko po kilala eh. Iba rin naman itong photograph na ito, pero iisang damit na suot ni Rodrigo Duterte. Pero basically, hindi iisang kuha. Ano? Kasi mayroong tao sa likod nilang dalawa. Ito yung group shot. Ito perhaps yung para sa kanilang dalawa na lamang. Although mayroong photo bomber sa likod. Pero ano kaya ito? Kailan kaya nangyari ang photograph na ito? Although ayaw natin tumulod sa mga DD sheets ano, na by mere photograph, huhusgahan kagad nila katulad ng ginawa nila kay Pangulong Bongbong Marcos at saka kay Senator Amy Marcos nung merong photograph itong si Mayor Alice Guo sa dalawa. Pero bakit merong ganitong pagtatagpo?
Kung hindi ako nagkakamali, ang nasa baba, i-correct nyo po ako mga tol, si Nicanor Paeldon. Siya po yung dating naging commissioner ng Bureau of Customs at Director General ng Bureau of Correction, na appointed siyempre ni Rodrigo Duterte. Na sa kabila ng kapalpakan nito ay una sa Bureau of Customs, nireappoint sa Bureau of Correction. At nung wala na talagang pag-asa pang mabawi pa sa harapan ng publiko yung mga kapalpakan na ginawa niya, ituluyan na siyang binitawan ni Rodrigo Duterte. Kung hindi din ako nagkakamali, parang may kahawig na isang commissioner, ewan ko ha, kahawig lang siguro, ng COMELEC, itong naka-green. Malabo kasi yung photograph, ano? Kahawig ng isang commissioner ng Commission on Election. The rest, hindi ko na po kilala kung sino-sino po ang mga tao na ito. Pero, again, magtatanong tayo, bakit may ganitong pagtitipon at bakit sila nakalapit sa ating Pangulong Bongbong Marcos, dating Pangulong Rodrigo Duterte? Considering that time na ito pong si Alice Guo ay hindi pa naman mayor. Kaya yung kanyang pagkatao, perhaps will speak for itself na meron talaga siyang impluensya even kahit wala pa siyang, kahit hindi pa siya mayor. Tandaan po natin, hindi ka makakalapit sa Pangulo kung ikaw ay walang kakilala. May mga vlogger na nakakalapit kay Pangulong Bongbong Marcos dahil sila ay may kakilala sa Presidential Communications Office. May mga taong nakakalapit kay Pangulong Bongbong Marcos dahil sila ay may kakilala na mga malapit kay Pangulong Bongbong Marcos. Ako hindi ako basta-basta makakalapit kay Pangulong Bongbong Marcos dahil wala akong kakilala na pwedeng lumapit sa akin sa kanya. Although pwede kong sabihan yung mga kakilala natin vlogger ay doon na to kung matutulungan nila ako. Pero dito nakikita natin na si Mayor Alice Guo ay talagang nasa tabi pa nitong si Rodrigo Duterte. Maliban na lamang pero patawa lang ito. Dahil siyempre di naman maikakaila, may itsura naman kahit paano si Alice Guo. Alam nyo naman kapag may mga itsura, gustong gusto ni Rodrigo Duterte, ganito ang kanyang ginagawa. Tingnan nga natin kung makikita natin dito yon for the first couple. Pagka may mga itsura kasi, ang mga katabi ni Rodrigo Duterte sa isang pagtitipon, from time to time, ganito yung kanyang ginagawa . Nasaan ba yun? Ay, wala. Siguro alam nyo naman yung sinasabi ko. Mahilig manghalik si Rodrigo Duterte ng kababaihan sa harapan ng publiko. Kaya siguro malapit at katabi niya si Alice Guo.